makakasalan tayo sa mga mata natin. Maaari tayong mabulag ng liwanag. Pwede ko rin naman gamitin ang pakiramdam ko. Total, nararamdaman ko ang bawat kilos mo. Oh, tama ka. Hindi kakayanin ng mga mata mo ang matinding liwanag. Kahit na ikaw pa ang Thunder Angel, hindi mo rin basa-basa magagamot ang sugat ng nata mo mula sa ginawa kong atake. Napakalimit ang katawan mo, Thunder Emperor! Kahit anong gawin mo, hindi mo pa rin ako mapapasuko. At wala akong isusuko kahit na isa sa inyo ni Mako Bex. Hindi ka pa rin nagbabago. Katulad ka pa rin ang dati. Tingnan natin ngayon kung kaya mo akong talunin! Patunayan mo sa akin! Kaya mo labanan ang kumukontrol sa Mugun City! Tigilan mo ang dadaan ang ginawa ng... Patawarin mo ako, Masaki. Iyan ang bagong kapangyarihan ng Thunder Emperor. Hindi, Masaki. Dahil hindi na ako ngayon ang dating Thunder Emperor. Isa na ako ngayon, Getbacker. At ako na ngayon si Amano Genji ng Getbackers. Kaya namin ibalik ang kahit anumang bagay na nawala sa ibang tao. Masaki, bago pa man tayo naglaban, naniniwala ko na hindi mo ko tatapusin sa labanan nating ito. Nararamdaman ko na hindi mo naman talaga ako gustong talunin. Meron kang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Bakit niyo dinukot si Mako Bex? Sabihin mo sa akin, Masaki. Tapos na. Sa wakas, handa na rin ang lahat. Ipapaalam ko na ito kay Jen. Sabihin sa akin na alam mo rin ang katotohanan. Ang buong akala ko pa naman si Masaki lang ang merong kakayahan na mamuno dito sa Mugun City. Nagtiwala ako sa kanya at sinunod ko siya. Tulad din siya ng iba, wala siyang kalayaan at hindi niya sariling kagustuhan ang pamumuno niya. Ayoko makita at sunusuluran lang siya sa iba. Hindi ko matanggap na parang isa lang siyang puppet. Tumabi ka dyan! Tigilan natin to! Huwag mo gawin yan! Huwag mo naman sanang idamay ang computer na yan, Kanu. Uminakag ka. Ano bang problema mo? Bakit ba nagwawala ka? Emishi! Shido! Huwag kayo makialam dito! Ay, nako. Malaki ang problema ng taong ito, ah. Ano naman kaya ang gusto niyo mangyari? Sa ngayon, makakapagpahinga muna siya. Shido! Emishi! Aba, ikaw pala, Kasuki. Hindi ka na sana nagpunta dito. Total, huli ka na. Naayos na namin ni Shido ang problema. Dapat nagpapahinga ka. Kumusta ng sugat mo? Sino makakapagpahinga sa ganitong sitwasyon? Kumusta? Ayos ka lang ba? Kasuki. Yan bang... Si Lolo. Humingi siya ng tulong sa akin. Pakiusap mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari at bakit mo ginagawa ito? Ipaliwanag mo sa akin, Masaki. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Matatag ka at maprinsipyo. Kaya nga sinusunod ka namin lahat. Masaki. Nandito ako ngayon dahil gusto kong iligtas si Mako Bex. Anong ibig mo sabihin? Alam mo, Kiki, malapit ang malaman ni Mako Bex ang totoo tungkol sa Mugun City at iniisip ng Brain of God tulas na makakasamayan para sa kanila. Sa madaling salita, binabalak na nilang burahin si Mako Bex. Buburahin si Mako Bex? Virtual character si Mako Bex. Isa siyang virtual character na ginawa ng Mugun City. Awa
mawawala siya kapag binura nila ang mga impormasyon tungkol sa kanya. Mawawala sa Bukol City ang lahat ng may koneksyon sa vaults. Maging virtual character man o mga tunay na tao, yun ang binabalang gawin ng Brain of God to Glass para maibalik nila sa dati ang laboratory nito. Ang sama nila. Hindi ko sila mapapatawad! Nagsisikap ng gusto ang mga tao para mabuhay sila. Naghirap tayong lahat pagkatapos ganun lang ang gagawin nila. Sinubukan ko rin sila pinin. Ang totoo, gusto ko sa labang ito. Gusto ko itatanggulay ang vaults para may pagpatuloy ang last plan. At sana mapamunuan ko yung katulad ng pamumuno mo. Masaki! Pero, may binigay na kondisyon sa akin si Tulas. Kung ayokong mabura si Mako Tech sa Bukol City, kailangan ko rin sumunod sa lahat ng ipag-uutos niya sa akin. Ako na ngayon ang mamumuno sa lower level district. Dahil yun ang gusto na mangyari. Ginawa mo ito para kay Mako Bex. Hindi ko kayang gayahin ang pamumunong ginawa mo dito noon. Pero gagawin ko naman ang lahat ng makakaya ko. At siguro kahit papano, makakatulong rin ako para makontrol ang kaguluhan sa lower level district. Maliban sa pagsunod mo sa kanya, wala na bang ibang paraan? Makapangyarihan sa Tulas, mahirap siyang kalamanin. Kaya sumusunod na lang ako sa kanya. Simple lang ang problema. Nawala ang kalayaan ng tao. Nawala sila ng kalayaan ng magdesisyon para sa mga buhay nila. Nawala sila ng karapatang mag-isip para sa sarili nila. At bilang isang getbacker, ibabalik ko yun sa kanila. Tama ka, Benji. Ha? Kayang ibalik ng getbackers ng kahit na ano. Ban! Sa wakas, natapos na rin ang mahahabang labanan. Mabuti, tigtas ka! Nasa siya ka, Ban eh! Natalo mo ba siya? Ano bang klaseng tanong yan, ha, Genji? Ba naman, masakit yun! Hungguy ka kasi, mag-isip ka muna bago ka magtanong. Naintindihan ko na. Kayo pala ang mga getbackers. Kaya lang, ang Diyos ng Mugon City ang kakalabanin ninyo. At kapag sineryoso nila ang labanan ninyo, hindi kayo mananalo sa kanila. Hindi kami natatakot. Kahit natawagin nilang Diyos sa mga sarili nila, mga tao pa rin sila, hindi ba? Hindi perpekto ang mga tao. May mga bagay na imposible nilang magawa. Kahit gaano pa sila katalino, hindi nila makokontrol ang puso ng ibang tao. Tama ka, Ban? Naiintindihan ko. Pero kahit na anong sabihin nyo, kagustuhan pa rin ni Tulas ang nangyayari sa loob ng Mugon City. Hindi totoo ang nakikita natin. Pag may nangyayaring hindi maganda, ginagawa nila ng paraan para hindi makalata ang mga tao at isipin nila na may nagmamalasakit pa rin sa kanila. Pero hindi totoo ang Diyos ang mga namumuno dito. Kahit gaano kung ganda ang pagkakagawa ng isang program, siguradong may mali pa rin na. Hindi yan perpekto. Malaki ang tiwala nyo kay Genji, hindi ba? Nagbalik siya dito para iligtas kayong lahat. Kaya magtiwala lang kayo sa kanya. Salamat, Ban. Tayo na. Sunduin na natin ang batang ngayon sa computer. Tayo na, Masaki. Genji. Magtiwala ka. Magtiwala ka na magkakaroon ng magandang kinabukasan ng Bukol City sa tulong mo at sa tulong ni Mako Bex. Wala. Wala natin ang trabaho. Alam ko nang gagawin. Maghintay ka lang, Mako Bex. Ililigtas kita. Genji! Watch and learn, Masaki. Pa rin niya ang virtual reality. Sa ginawa ninyong pagsira sa mga computer nito, lalo lang nawala ang data ni Mako Bex. Gumana naman ang emergency power. Mabuti na lang at palaging handa ang emergency power ng Mugon City para sa mga ganitong pagkakataon.
Kenji. Welcome back, Makobex. Hoy, batang genyo sa computer. Kumusta? Ano naman ang masasabi mo ngayon? Ano nangyari? Naburo na dapat ang lahat ng data ko. Ginamit lang namin ang program na ginawa mo. Huh? Nag-download kami ng information. Sinubukan namin i-download ang virtual information ng lower level. Ginamit lang namin ang data na nakastore sa mga computer dito. Pinadala namin yun sa lolo mo. Siya ang gumawa ng paraan para ma-restore ang data ang sinubukan mong burahin. Ano na pong nangyari? Nagtagumpay tayo. Na-recover na natin ang lahat ng impormasyon. Sa wakas, malaya na ngayon ang lahat. Hindi na sila makokontrol ni Tulas. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Sira na ang main computer ko. Paano niyong nagawang... Simple lang. Gumawa kami ng backup sa labas ng Mugun City. Meron kasi kaming kaibigan sa labas ng Mugun City na hiyenyo rin sa computer. Malaya na ngayon ang mga taga-lower district. Mula ngayon, magagawa niyo na talaga kung ano ang gusto niyo. Hindi na kayo kontrolado ng Diyos ng Mugun City. Masayang-masaya ako para sa iyo, Makobex. Malaya ka na. Salamat, Genji. Paano ba yan? Napatunayan na namin ang kakayahan ng Getbackers. Oo, nakita ko. Naniniwala na ako ngayon magkagaling kayo sa trabaho ito. Naibalik ninyo ang kalayaan ng Mugun City. Nagawa niyong ibalik sa mga tao ang kalayaan na kinuha sa kanila ni Tulas. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, Masaki. Teshimine! Alam mo, Masaki, meron kang kakayahan na kontrolin ang kinabukasan mo. Alam ko ay pinaglaban mo lang kung anong alam mong tama. Salamat sa pangunawan. Pero alam kong hindi yun ang tamang paraan. Teshimine! Teshimine! Ayos ka lang ba? Oo. Magaling ang ginawa mo. Tapos na rin sa wakas. Sakura, kaya mo pa ba? Napakainit na nga. Pore, dalhin mo siya sa itaas. Oo. Bakit, Jube? Anong binabalak mo? Saan ka pupunta? Ayoko nang manatili pa dito sa lugar na ito. Huwag kang umalis. Kailangan ka namin dito. Kailangan ng Mugun City ang magbabantay at magtatanggol sa mga tao dito. Magtulong-tulong tayong gawin yun. Toshiki, Kasuki. Alam ko natutuwa rin kayo lahat dahil ligtas na ngayon si Makobex. Kaya magparty na tayo! Talikot! Huwag ka kasi masyado maguloy, Mishi. Pabihira, ba't kailangan ko pa magdusa ng ganito? kamusta pakiramdam mo? Ano nangyari? Wala na ang marka. Nandito siya kanina at binura niya yung marka. Pinuntahan niya ako dito. Maligayang pagbabalik, Ren.